sa pagkakabit ng ano breaker, putulin nyo lang tong ano, yung pula, yung positive side ng itong battery plug na to. Na ito yung nakasaksak dito sa ano niya, sa battery ng e-bike. Putulin nyo to. Tapos ito yung ilalagay nyo dito sa breaker. Yan, igaganyan nyo yan. Yan, kaparalel na ganyan. So, isa na sa mga aso. Kaya ayoko ng aso eh. Yan, ganyan. Eh, since maano to, medyo maigsi yung wire. Idudugtong natin, silicone wire para matibay. Ito. Dito. Saan kaya magandang ipuwesto? Wala na, nakadikit na. Wala nang bawian. Yan. Ito na yung bracket na DIY natin. Pwedeng ganyan. Sample yung paglalagay ng breaker sa ating four wheels. Then, ganoon na lang ito. So, naka-off muna. Off muna natin. Ayan. Okay. Game. Alright. Grabe kung ano, yung mga may ganitong unit na Harmony, check nyo yung battery. Walang nakalagay ni isang fuse. Hindi man lang sila nagawa, nag-provide ng ano, nung fuse, di ba kadalasan yung mga jumper niya dun sa bawat battery may tig-isang fuse dulo at saka dulo, yung parang staple type na fuse pang kotse. Hindi man lang sila naglagay noon, kaya napaka-importante talaga na maglalagay kayo nitong circuit breaker. Hindi pwedeng wala dahil napaka-delikado. Ito nilagay ko, 32 amperes muna. Pag bumigay yung 32, kunwari sa mga ahon, magpapalit tayo ng 40 amperes na breaker. So ganun lang magkabit ng breaker sa ating mga
electric vehicle. Hindi pwedeng hindi kayo magkakabit talaga dahil wala akong nakitang fuse dito kahit isa. Nung niladlad ko yung mga wiring nito, ang fuse mo lang, ang meron lang fuse dito sa loob ng controller. Eh kung yun ang bibigay, maunang bumigay, edi ang hirap kalasin kasi syempre babaklasin nyo pa yung controller. So hindi katulad nung nandito sa labas, safe. At saka yun nga din, pag i-stack nyo yung e-bike nyo ng mga halos 1 week, mahalaga yung pinapatay yung breaker para hindi ma-drain yung battery. Kasi napansin ko dito sa mga battery nito kahit nung bago pa, yung hindi lang nagamit ng mga 4 days from 65.5 volts halos naging 64 nung 4 days na hindi nagamit kasi naka-switch dahil naka-on yung alarm. Syempre palaging naka-enable yun, walang patayan, kaya kahit paano kumukonsumo siya ng mga 3 to 8 watts. So napaka-importante may ganito para pag i-stack nyo yung e-bike. So, yun lang guys. Ganun lang kasimple, magkabit ng breaker sa ating mga electric vehicle. And okay.